Gusto nyo rin bang ma-achieve yung ganito kaganda at ka-shiny na hair? Siyempre mga beshi, tuturuan ko kayo kaya panoorin nyo to hanggang dulo. As you can see, ito yung hair ng aking client. Talagang may colored siya, damaged na, and buhaghag. So, gagamitin natin tong ating paboritong Bmod Performance, ang Milk Rebanding. So, unahin na natin yung letter A or yung R1 na tinatawag. So, i-apply natin to sa hair ng ating client section by section. And as you can see dito sa part na to, na-absorb na nung hair yung gamot na in-apply natin dahil ilang minuto ko na siyang naibabad. And kung mapapansin nyo, itong pinakadulong part, hindi ko muna siya binabara ng gamot dahil colored siya mga beshi. Bukod yung babad niya, hindi natin siya kinakailangang isabay sa virgin hair. So after nating ibabad, kinakailangan nating bandawan ng maayos yung buhok and saka natin siya i-blow dry. Kapag magpa-plancha naman tayo mga beshi, kinakailangan section by section. Mahalaga yun para maging maayos yung pagkaka-straight ng buhok ng ating client. And mga beshi, ayan, i-flex ko lang dyan yung bracelet ko. 88 pesos lang yan, hindi kumukupas. Ay, singit pa nga. But anyway, ayan na siya after planchahin mga beshi. So after planchahin, hindi muna siya kinakailangan lagyan agad-agad ng gamot. Ipapahinga muna natin to up to 10 minutes, saka natin ilalagay yung pangalawang gamot, yung letter B or yung R2 na tinatawag. Yung R2 mga beshi, or etong neutralizing cream, eto yung magpapalak ng straight ng buhok ng ating client. So eto na siya, i-apply lang din natin siya section by section, and then after ibabad hanggang 20 minutes, 20 to 25 minutes, babanlawan natin, and isusunod natin tong Be With You Brazilian Blowout. Etong gamot na to ang makakatulong para mas maging shiny yung buhok ng ating client and para mas maging maganda yung result ng reband. Pwede nyo rin itong gamitin mga beshi kung rebanded yung hair mo, kung bleach hair ka. Kung buhaghag yung buhok mo, pwedeng-pwede mo rin gamitin itong Be With You Brazilian Blowout. So ayan, after nating i-apply and ibabad yung Brazilian Blowout, i-blow dry na natin yung kanyang buhok, hindi na kinakailangan banlawan. Make sure lang na 100% matutuyo yung buhok niya bago natin siya planchahin ulit. And kita nyo naman mga beshi, habang binoblow dry ko, talagang unat na unat na yung buhok ng ating client. So after nating i-blow dry mga beshi, planchahin na natin ng maayos. And eto na yung pinaka-final result. Mula sa pagiging buhaghag and damaged hair, ayan na yung buhok niya ngayon mga beshi. Yung mga nagtatanong kung pwede bang i-reband yung colored hair, ayan, pwedeng-pwede po, basta tamang pagbabad lang. Sa mga nagbabalak mag-DIY mga beshi, ayan, hinay-hinay lang, kinakailangan may gabay pa rin kayo ng professional. And pwede nyo rin namang i-check dyan sa Yellow Basket yung mga product na ginamit ko. So yun lang, maraming salamat, bye!